Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa bili. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin. Siya ang Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa aming pagpaparangal sa ngalan ni Jesus, kaming mga nagkakamit ng kanyang matamis na pagmamahal sa sanlibutan, ay bigyan mo ng puspos na kaligayahan sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malaman ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagpaparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. At siya'y walang kasalanan. Ang mananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ialay. Pagkat yung ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Iyong lahat sa daigdig, magsipagbuning may galak. Panginooy, papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli. Ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas, magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao, nananirahan sa mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko, ang isang higit sa akin sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon. Bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumaba buhat sa langit gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon. Ngunit ang nagsuko sa akin upang magbinyag sa tubig at nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng kabanal-banalang ngalan ni Jesus. Ito yung pangalang binigay sa kanya ng anghel. At maganda rin na para sa atin bilang Kristiyano, ay muling balikan natin ang paggalang sa pangalan ni Jesus. Pwede natin siyang tawagin sa kanyang pangalan dahil siya'y malapit sa atin. Hindi ba pag alam mo ang pangalan ng isang tao,
nagpapabigay ito ng ugnayan at relasyon. Hindi na, psst, ohoy, ang tawag mo, kundi tawag mo siya sa kanyang pangalan. At ang pangalan ng Diyos na nagkatawan tao ay si Jesus. Siya'y malapit sa atin. Siya'y nais na lumapit tayo rin ay lumapit sa Kanya. Kaya magandang paalala din ito sa atin na ang Diyos ay nais pumasok sa isang ugnayan sa atin. Ang ating debosyon ay nagmumula sa isang ugnayan sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kasi kung walang ang ugnayan, may tawag po tayo diyan. Alam niyo po kung ano? Panatisismo. Kung walang ugnayan sa Diyos, we are just fanatics. Pero bilang mga deboto na mahal na po ang Jesus Nazareno, ang pinagmumulan natin sa ating debosyon ay ang ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Ang Diyos na nais na magpakilala sa atin. Ang Diyos na nais tayong akayin sa isang ugnayan sa Kanya. Kaya ho, no, maganda para sa atin bilang Kristiyano, yung pagnanais natin lagi na makita si Jesus. Makita ang Diyos na nagmamahal sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Makita ang Kanyang kabutihan. Makita ang Kanyang paggabay sa atin. Siguro dito naman nagmumula ang lahat ng debosyon sa pagnanais na makita ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kasama din noon ang pagtawag natin sa Kanyang pangalan. Pero kasama din noon, sana ay respetuhin din natin ang pangalan ng Diyos. Huwag natin babuyin ang Diyos. Respetuhin natin ang Diyos na nagmamahal din sa atin. Dahil kasama din sa isang ugnayan, kasama sa isang relasyon na pagmamahal, ay ang respeto sa bawat isa. Di ba? Sa buhay mag-asawa, sa buhay pamilya, dahil kung may pagmamahalan, may respeto sa bawat isa. At ang ating pagmamahal sa Diyos ay nagbubunga din ng ating pagrespeto sa ngalan ng Diyos. Kaya maganda rin po no, sa pagdiriwang natin ito bilang mga Kristiyano sa kapistahan po ng kabanal-banalang ngalan ni Jesus ay muling ipahayag ang Kanyang pangalan. Ipakilala ang pangalan ni Jesus sa iba. Ang Diyos na nagkatawan tao at tayo rin po bilang mga Kristiyano ay at bilang mga deboto na patuloy na ipahayag ang pagrespeto sa ngalan ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, itinuturo ni Juan Bautista si Jesus bilang anak ng Diyos. Ituon natin ang ating mga puso at isipan sa Kanya sa ating pananalangin. Ang ating itugon, itulot mong maging mga saksi mo kami o Panginoon. Itulot mong maging mga saksi mo kami o Panginoon. Ang mga pinuno at kasapi ng simbahan, naway maging masigasig na ipahayag si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami o Panginoon. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway hindi maghangad ng pansariling pakinabang, kundi maglingkod sa abot ng kanilang makakaya para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami o Panginoon. Ang mga magulang naway maunawaan na sa pamamagitan ng pagtuturo nila ng pananampalataya sa kanilang mga anak, ay natutupad nila ang kanilang natatanging misyon na akayin ang mga tao patungo kay Jesus. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami o Panginoon.
ang lahat ng may karamdaman at nagdurusa. Naway makabatid na sila ay mahalaga sa mga mata ng Diyos at sila ay kinakalinga niya. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kaibigan na sa binyag ay namatay kasama ni Kristo at ngayon ay natapos na ang paglalakbay sa lupa. Naway makabahagi sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ama naming Diyos, tinupad mo ang iyong pangako sa amin sa paghahandog mo ng iyong anak. Ipagkaloob mo ang aming mga biyayang maging tapat na mga saksi ng kanyang pagdating. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sosob sa bahon ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghelo walhati sa Diyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo ang mga alay sa dambana, pakundangan sa kanyang pangako na anumang hiningin namin sa kanyang ngalan ay di mabibigo, sapagkat siya'y nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit na ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lahat tayo'y magalak sa sumilang na anak. Siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus. Kasama ni Maria, purihin siya tuwing na gloria in excelsis Deo, excelsis Deo. Anghel aming narinig sa parang umaawit, mga bundok ang sambit, inuulit ang imig. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Bakit ba mga pastol at sukdulan ang saya? May balita bang hatid at awit nyo'y kay ganda? Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Doon sa Bethlehem masdan
ang sanggol sa sabsaban, siya ay ating sambahin. Si Kristo na Diyos natin, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Announcement. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa PPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na January 4, 2024, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng Misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Manor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, para mo nang awang pagbigyan kaming mga nakinabang upang marapat naming maparangalan si Jesus na poong mahal, sapagkat tanging siya lamang ang pinaninikluhuran ng tanan sa ipagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuhok ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa
kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.